No? Sabi ko, my God! Ano itong pinakikita mo sa akin, Panginoon? Shame and scandal even in the first family. Oh my God, hindi ko kaya ito. Sa dami ng ibinato sa kanyang katotohanan, may video dyan, mayroong picture dyan, mayroong testimonya dyan ng isang matapang na babae. Sa dagok ng napakaraming, hindi propaganda eh, truth. It's a barrage of truth na inihampas sa first family. Miski na gano'ng kakatibay. And I think this is what's happening to them, no? Nangangatog na ang mga tuhod ng mga yan. You know, makapagkwento ko ng kaunti. I was talking to Rita Gadi over the weekend, itong last weekend. And she narrated to me how when Malacanang, on the last day that they were on Malacanang, how it was being barraged. And lahat sila talaga nag-isip na sila'y mamamatay na doon sa Malacanang. In fact, nang-distribute na daw ng mga salbabida. Naku, sari-saring hugis ng salbabida in case they have to jump into the Pasig River for their own survival. And Rita Gadi narrated to me how she escaped by going into the trunk compartment of an old car that was supposed to go out sa Binjola. And dahil sa kaguluhan, nakakalusot siya. Can you imagine the fear, the terror, the inner disturbance going on in the minds of Sinarita Gadi during those final moments? Huh? And I think that was a bit touched in the movie of Aimee Marcos. No? So nandiyan na sila sa stage na ngayon eh. Kaya, wow, in denial na eh. Sabi nga ni ano eh, what kind of a sin is that? Para sa akin, Sas, ano na eh, surreal na masyado nangyayari. Actually, wala na nakabase sa realidad eh. So, when the surreal comes, the bizarre happens. Eh, ito na, surreal naman talaga, kaado ang nangyayari sa Pilipinas, no? Kita mo yung... actually, yung pag-umpisa pa lang ng administrasyon na ito, unang ginawa nila, tinanggal nila yung executive secretary nila. Na para okay, ano nangyayari sa inyo? Tapos tinanggal lahat ng mga Duterte aligned. Tapos, after ng bagyo, yung unang bagyo niya, pumunta ng F1, nanood ng F1 race. Tapos, biglang... bumisita na pumunta ng China January 2023 state visit. Ayan, ganda-ganda. Tapos pagka-uwi ng China, nagpatayo na maraming EDCA dahil threat daw ang China. Tapos ngayon, kung ano-ano na ang pinaggagawa, tapos yung love, alam niyo yung Love the Philippines video campaign, yung may stock footage. Tourism. Oh, 'di ba? Ayun din, hindi na nila malaman kung anong gagawin nila diyan. Kung surreal at surreal, matagal na tayong nasa ano, surrealism, no? I think ang nangyayari na ngayon, Kaado, this is already dark comedy. And I agree with you, Kaado. I don't think that this will end up well for the first family. I don't think that they will get their redemption. Kasi nakikita ng lahat. Kasi seryoso ang ating mga magigiting na armed forces of the Philippines, napapanood nilang itong lahat na nangyayari. Eh, hindi how long, Misas? Diba? Hindi, ako talaga, kung yung commander-in-chief mo ay in-interview, magang-maga ang muka at sinabing kahit isang pulis, walang dalang barel na pumasok ng KOJC religious compound, hindi ka pa ba magtatanong sa sarili mo? Ako, Coach Oli, yung tinatanong mo how long. Ako, it will last as long as needed in order for them to experience what they never experienced in 1986. Mm-hmm. Yan ang aking time sa dyan. Kasi pinagbigyan na kayo ng ikalawang beses, tapos ganito pa uling ginagawa ninyo. At ang nakakagulat dito, Kaado, no? The yellow pinks. No? When I say the yellow pinks, ito na yung yellow, yung kakamping, yung akbayan, yung left. Yes po. Miss As at Kaado at Coach Oli,
bago lang tayo magpatuloy, may natanggap lang tayong impormasyon. Di ba kanina, bago tayo, yung balita mismo ni Jean Domingo, yung isang bata na nagsuot ng police uniform. Pwede ba natin mapakita muna saglit? Kasi may balita tayong natanggap. Ito palang mga batang ito na nagsuot ng police uniform ay at may dalang bag ito ha. At saka mga cellophane, ito yung mga damit. At ang plano, balak nila itong ipapasok dyan sa loob ng KOJC Religious Compound, itong mga bata na ito, para gawing mga biktima ng human trafficking, victims dyan sa loob ng KOJC Compound. At ang plano, ipapasok doon sa sinasabing bunker gamit yung fast drying cement para doon papasukin yung mga batang ito na umano'y mga biktima, di umano'y mga biktima sa, ng child trafficking. At yan po ang kanilang plano. Kaya may mga gamit silang construction, yung construction na pinapapasok, at hindi pinadadaan dyan sa scanner. Yan po yung... Nakakover ba yung mga faces ng mga bata? Nakakover ba yung mga faces nila? Yung kanina na may batang nakunan tayo, hindi nakakover ha? Hindi nakakover. Ito. Ito para itong mga ganitong mga bata na nakasuot ng itong nakasuot ng police uniform. So, may paalala tayo. Bibisayain ko lang SAS para sa mga kababayan natin, mga missionary workers nandiyan mismo sa KOJC ha, para malinaw tayo nandiyan mismo sa loob. So, pinaalalahanan po natin ang lahat ng mga missionary workers nandiyan po sa KOJC Religious Compound na maging alerto po. Magbantay mo. Ha, nagasuot og uniform sa pulis ng mga batan-on, mga minors na nga gipasulod nila para ipakita nga mao daw biktima sa human trafficking sa kingdom. Ang uban nga mga gisulod nga bag og cellphone o cellophane kay mga sanina sa mga bata para mao daw ebidensya nga gamiton para ipamugos nila nga naay human trafficking victims diha sa KOJC compound. So paalala po yan sa mga missionary workers, nag-construct po sila ng bunker gamit po ang fast drying cement para diha pasudlon ang mga bata na daw biktima sa child trafficking. Ilahan na ng giplano maunang na yung mga gamit mga construction gipasulod na wala giagi sa mga scanner na nandyan mismo. So yung mga construction materials po, mga pinapapasok nito mga pulis, hindi po nila dinadaan sa scanner. Yan pala yung plano nila ngayon. Kaya yan po ang panawagan at paalala natin sa mga missionary workers. Lahat po, maging alerto po kayo dyan. Yes, at kanina diba, mayroon ng report nga na nag-start na daw yung drilling dun sa GMC basement, naririnig na natin. So, ito pala ang kanilang plano. So, mga kababayan, inuulit natin, no, bantayan po natin yan at meron na talaga silang masamang balak dyan po sa loob ng compound. Itong mga SAS, itong sinasabi mong naka-cover, yung mga naka-uniform, yung kanina, pakiulit nga yung video kanina. Ito yung mga ginamit nila, ng mga pulis, kuno, sabi, pulis kasi nakasuot ng uniforme. Ito yung mga kinuha nila at sinasabing nagbubutas doon sa JMC. Para mga worker, parang ganun. So, yan po ang paalala natin sa mga missionary workers dyan po sa KOJC Religious Compound. Maging alerto po kayo lahat dyan po. Saka ano, witness na ngayon ating mga kababayan kung sila magiging successful dyan mag-stage ng drama, inunahan na po namin no, kung may lalabas man sila dyan na documentation or parang news na nahuli or nakita ang mga umani biktima ni Pastor ng human trafficking. Ayun po ay malaking kasinungalingan. No? Inunahan na po natin ang kanilang masamang plano. Alam mo... Sige, go, ma'am, Pat. Go, ma'am, sir. Ikaw muna, Coach Oli. Kasi ito, yan ang plano talaga nila dito. Kanin witness na po ang plano talaga. Kasi ginawa na nila yan ng the first time. At na-interview po natin yung nanay, na-interview din ng mainstream media dahil pinapasok ang mainstream media. Yan po talaga yung ginawa nila. Kaya talagang dahil nakakahiya na itong failure ni Torre, talagang hahanapan nila ng butas na merong nangyari ditong maganda sa kanilang KOJC siege. So ako hindi na ako mabibigla. Pero ito nga, sabi ko nga kanina, meron na namang anomalyang gagawin dyan kasi nagbarikada sila eh. Pero marami naman naka-video, yun nga lang, hindi ka makalapit. At maganda po, may nakalapit po ng mga taga-SM na nakuha na nila yan. At nakita namin yung pagpasok ng mga yan. Kaya lang medyo malayo kami. Gaya na sabi ko, ay nakabarikada na po itong mga pulis. Ma'am Sas. Well, expected na kung anong gusto nilang gawin dyan, no? Alam mo, kung wala kayong anomalyang gagawin, magpapapasok kayo kahit mga ministro or mga executives ng KOJC para ma-witness yung mga ginagawa ninyo.
Ganun lang kasimple yan, pero hindi kinagpapawitness. Kaya nga, ano mo, alam mo, ang nangyayari kasi dito, battle of tactics, no? I really think, no, that the Duterte faction and even the Yellow-Pink faction are doing the right thing right now. Do not never interrupt your enemy when he's committing a mistake. No, itong mga ginagawa nila ngayon na may heartbeat, may ganito. Pero yung sa Jose Maria College, yung ginidrill nila, sana ang machempohan, ang matamaan nila Poso Negro, no? Parang sana matamaan nila sa pag-drill nila sa ano, sa Maria College, yung Poso Negro. At nakakagulat kasi dito, aso ba yung building planning? Di ba meron niyang kopya sa City of Engineering, yung buong compound na yan? Eh, kailangan mo naman talaga ng blueprint, no? Eh, sana man lang makikipakita nila yung, oh, ito yung layout ng building. Andito ang bunker, ganyan-ganyan. Mm. Ang nangyayari kasi dito, no, they are just creating one story after another. Ito ngayon, kung totoo itong mga rescued from the bunker story, I think this is another excuse para mas tumagal sila. Kasi nga, you know, one day, questionable. 2 days, suspicious. 3 days, wait a minute. 4 days, sobra na to. 5 days, nako, sobra na talaga. 6 days, sobrang-sobra na to. 1 week na nandyan ka na. After 1 week, kailangan mo talagang mag-invento ng istorya kung bakit kailangan mo pang tumagal dyan ng more than 1 week. Kaya nga, you know, after 1 week, everything is downhill from there. So kailangan nilang gumawa ng istorya na, oh, may nakuha kaming mga, may na-rescue kami, no, ng mga bata sa bunker. So mas marami pa siguro yung bunker. So mag-i-stay pa sila dyan. Kaya expect na they will stay there. Kasi ang nangyayari dito ay hindi po ito serving of a warrant. This is a state-sanctioned hostage-taking. Ang ginagawa nila dyan, they know that maybe Pastor is watching somewhere else na pag hindi ka sumuko, ito ang gagawin namin sa itinayo mo. That is, there is to it, no? Kaya nga, di ba mga linyahan nila sa mga KOJC, isuko nyo na lang. Paano nga isusuko namin? Pinusuko nila, eh, hindi nga nila alam kung nasaan, nagugulat nga sila sa inyo, mabinubuksan yung mga kanal. Eh di dapat sila naman sana nagbukas ng mga kanal dyan at pinalabas si Pastor, no? No, kaya yung mga yan, mag-i-stay yan hanggang, kaya nga, kita mo, mag-weekend, di ba? Mag-weekend. Oh. Ngayon, dyan nila gagawin lahat ng karumal-dumal dyan sa weekend na yan. Kasi walang korte eh. Yes. Hindi sila makakapagkuha ng ano. So ngayong weekend, expect na a lot of things will happen. Siguro dyan na talaga sila gagamit ng explosives, ganyan. Kasi nga, eh ngayon, ini-stretch out nila yung doctrine ng presumption of regularity. Na they're following orders, so it's presumed na legal lahat ng ginagawa nila by serving a warrant. Na kung gusto nito i-challenge na lang to sa korte. Pero yun na nga, ini-stretch out nila yung presumption of regularity in order to do whatever that they're doing. So ngayon, kailangan nilang gumawa ng valid reason para magstay sila dyan. And I think ang pagsistay nila dyan is, oh, naka-rescue kami sa mga bunker na sa ilalim ng lupa. Yun. Bago ko lang ipasa kay Kaado, Sas, at Coach Oli, hindi ba may proper uniform yung mga kapulisan dapat, at hindi dapat sila mahiya at magtakit ng mukha? Kasi pulis sila eh. At hindi dapat sila nahihiya kasi nga mga pulis sila. Kaado, anong masasabi mo dito sa bagong revelasyon ng impormasyon na tanggap natin na itong planong tanim human trafficking na naman ng mga kapulisan? Well, yan na nga eh. Yan na nga ang actually scenario yan eh. Scenario building eh. At since buko na, paano pa nila may tutuloy yan, no? But I am really blaming here the slow-mo justice natin. Alam mo, pati mga justices of the Supreme Court nagmumukhang tae na eh. No? At ang parang expectation ng tao eh, hindi na rin sila umaasa rito eh. Kasi ano ba naman yan? Meron ng temporary protection order which will become permanent when it's served. Oh, eh bakit nandiyan pa yung mga yan? So, ang unang nangmumukhang
complicit dito is our justice system. Wala na epekto. Oh. Ngayon, kung ganito ang mga pulis, saan pa tayo dudulog? Saan pa tayo dudulog para magkaroon ng swift delivery of justice dito? Hmm. Eh, wala eh. Wala ni isang colonel o general na papakita na meron silang bayan. So, alam mo, meron akong quotation from Thomas Jefferson that when tyranny becomes law, rebellion becomes a duty. Itong pinakikita nila nito, no? And I mentioned this already to an earlier SM and I interview sa akin. This gives a bad signal to the lawless elements in our society. Alam mo, there will come a time na pagka hindi tumigil ito, baka naglalakad lang yung isang pulis pa uwi sa bahay, patayin na lang. Kaya nga. Kasi nawawala lang respeto ang tao dito sa institusyon ng kapulisan. Eh. Nagtatrapi. Oh. Hindi ba sa ibang country, mayroon ako nabalitaan, sa Thailand yata yun, nagtatrapik lang yung pulis, binaril. Walang kibot, walang rason. Gusto ba nilang mangyari yan na magkagaroon ng individual acts of reprisal na mangyari? Hindi ko nasasabihin organized. No? Hindi ko nasasabihin terrorism. Pero what signal are they giving former insurgents like the NPA, like the MILF, the MNLF, the Abu Sayyaf, and other forces that have rebelled against the government? Is this the government that you're expecting also to deliver the promises that they have given you because you have surrendered to the fold of law? But my God, baka magbago tayo sa mundo. And back to zero na naman tayo dito. Kaya ako, I'm appealing to whoever is it na magiging lapu-lapu natin dito. Bakit ko binangkit sila Lapu-Lapu? Eh, si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan eh. Oh. Isang Lapu-Lapu lang ang kailangan natin dito para itigil lahat ito. Mm-hmm. And it doesn't have to be a violent move. All they have to do is arrest these people who are creating these orders. No? Hindi na. Yung Marcos resign na yan. Hindi na. Marcos will not resign on his own. Kaya na yung movement na tinayo namin is Marcos alis dyan. The removal of this president who lies openly to the people. Walang pulis ni isa. Sinabi pa, ni isa. Hindi na lang sinabi, walang baril. Abay, ni isang baril. And then, kita-kita naman sa video yung isang babae nakatalikod. Pineper spray ng isang pulis. Na, you know, I don't know. But this is already bordering on chaos. Mm-hmm. We are going towards anarchy. Mm-hmm. And to prevent anarchy, we need patriotic armed forces of the Philippines to just state something. You don't have to be armed. All you have to do is go to your superior and say, ayaw na namin to, hindi na kami pwede rito. We don't want to participate in this kind of government. We are withdrawing our support. Withdrawal of support is not sedition. If this is the kind of government that we will support, if these are the kind of people that we will stake our lives for and die for, that hurt for, then ayaw na namin. Ayaw na namin. Pero hindi, talagang hindi na si Marcos ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon, mga kabansa. Hindi na po. Amerikano na po ang nagdidikta. Alam niyo kung bakit ko alam? Dahil itong ginagawa sa KOJC is for the first time in our history ay napakakapal na kawalang hiyaan.
At ang Pilipino, maiintindihan kung ano ang kawalanghaan. Ang kumikilos ho dito ngayon, ang nagbibigay ho dito ngayon ng orden, ay sobrang kakapalan, kawalanghaan, walang sentimiento sa ating demokrasya, walang sentimiento sa ating mga taong bayan, walang respeto, walang kinikilala ng Diyos. Mm-hmm. Yan ang problema natin ngayon. Kaya kayo, kung nakikinig kayo, mga nasa sandatahang lakas ng Pilipinas, kayo ang, bakit ako kailangan lumabas dyan? Bakit ako kailangan maging lapu-lapu dyan? Kayo inatasa ng konstitusyon para protektuhan ang Estado at ang mamamayang Pilipino. At ang bisyon na yan na pumasok sa ating mga constitutional minds, no, geniuses, must have predicted this time when we are facing the very situation we're facing now sa dito sa AOJC compound. Kasi ito ay talagang tahasa na. Mm-hmm. Alam mo, in a very real sense, this is already a genocide of values. Kung ito mga utak na nagpumatay ng 180 mil na Palestinians, ito rin ang nag-ooperate ngayon dito sa Pilipinas. Yung mga utak na, utak pulbura na yan, yung mga utak na bala na yan, yan ang tunay nating kalaban. Wala na ho tayong demokrasya. Wala na ho tayong soberanya. We are back to 1898. We are back to when the Americans captured Intramuros and from Intramuros spread throughout the country. Wala na ho. Si Marcos is just now a figurehead. Wala na si Marcos. I think Marcos is now just a ventriloquist, no? Ventriloquist puppet na his government is captured, no? Mm-hmm. We have seen the utter deterioration of our government. Kita mo yung mga ginagawa nila ngayon. Ito ang basa ko dyan, no? I think BBM is about to give up. And kailangan ngayon nilang masira si Sara. Kasi ayaw naman nilang si Sara pumalit. Kaya kita mo todo ngayon ang panlilibak kay Sara, may impeachment pa. Kasi given the way things are going, I think that the brain of the president is no longer functioning properly, no? Ano na ito? Lutong-luto na ito. Yung interview niya doon sa sinabi niya na kahit isang pulis, walang dalang baril. Magang-maga yung mukha niya, Kaado. Parang manas na manas. No? Parang, hindi ba ito, hindi ba ito nila nakikita na? Wala na ito. Ano na ito? Meron na itong tama talaga, no? May tama na talaga to sa pag-iisip. Kasi, kita mo, no? Una, dininay ni Abalos na may kinalaman sila dito sa KOJC na this is a purely police operation. Mm-hmm. Nung naglabas ang Davao City Regional Trial Court ng temporary protection order, hala, isa-isa silang nagtatanggol doon sa sa police. Ipagpapatuloy na yung operation. Oh, akala ba namin purely police operation ito na may autonomy sila? Ngayon naman, bigla na kayo nakikialam na inuutusan nyo na ito na hindi, ituloy nyo pa rin yan. Ang mga nangyayari ngayon, no, panahon na ang magre-reveal. It is not the first time that something na ganito na hindi na reveal ng panahon kung ano ang tunay na nangyari. Hindi naman nila tunay yung tactical alliance naman nila sa Yellow Pinks. Nag-enjoy lang nila yun ngayon. Pero kita mo, ang Yellow Pinks, di ba, tahimik sila ngayon dito. Hindi sila todong nagtatanggol, hindi sila yung all out. Binubuyo lang nila yung BBM administration. Hindi, ulihin ninyo yun si Pastor Kibuloy. Ulihin nyo. Pero nakikita nila na hindi ito tama. Pero gagamitin ito ng Yellow Pinks sa tamang panahon, no? Na iaan nila itong isa sa mga gagamitin nila against
against Marcos. Dahil nga, gusto lang naman nila talagang bumalik din sa kapangyarihan. No? Siyempre, maraming, ano to eh, nangyayari ngayon sa BDM administration, ito ang ano, tama sila na sama-sama tayong babangon muli, yung sinabi ni Marcos Jr. Ang mga sama-samang babangon muli ay yung mga napilaya ni Pangulong Duterte nung panahon niya na impluensya sa Pilipinas, yung mga oligarko, ang bansang Amerika, ang mga drug syndicates, mga gambling lord, no? Kita mo itong nangyayari ngayon sa hearing dyan sa Pogo. Bakit hindi nila maipatawag si Kim Wong? Bakit hindi nila maipatawag dyan at usigin? Hindi ba? Anong kapalaluan ito? Hindi ba, ewan ko, no, kung nag-work pa ang memory ng mga Pilipino, si Kim Wong ay akusado ito sa money laundering, yung ng mga nagnakaw nun sa Bangladesh cyber heist, Bangladesh Bank cyber heist na pinakamalaki sa buong mundo. Siya ang involved doon. Ano nga siya? Ipoprosecute nga siya sa New York eh. Pero bakit hindi ganito yung pag-uugtig sa kanya? Nice. Hindi ba? Oo. Pero,